makakausap po natin ang isang miyembro po ng kanyang gabinete at kanyang kaibigan rin, si dating DPWH Secretary Babe Singson. Hi Secretary, nakikiramay po kami sa inyo. Maraming salamat Bernadette at saka Julius. Talagang nakakagulat kaninang umaga while in fact I was attending another Vienna Mass for my brother-in-law, no, who just passed away also. So, aming gabi na yung iyak nito. Secretary, paano po kayo naging magkaibigan ng dating Pangulo? Paano po kayo nasama sa kanyang gabinete? Kasi mga kapamilya, kung matatandaan po ninyo, during the term of the former president, makikita natin na parang lahat daw dumadaan sa butas ng karayong when it comes to infrastructure projects, pahirapan. In fact, minsan nakikriticize na nga na mabagal kasi ang hirap daw maaproba ng mga proyekto. Please enlighten us, Secretary Singson, para malaman rin naman ng taong bayan kung ano ba yung mga ganap dati sa inyong gabinete. Yeah. Salamat Bernadette at saka salamat Julius for this opportunity. I'd really like to honor President Noynoy because talagang isinabuhay niya yung tinatawag nating servant leader, no? I wish people will remember him as a very good and honest servant leader. He really, alam mo, pagka nagsasubmit kami ng budget, pinag-aaralan niya yan at binubusisi niya yan at huling piso ipapaliwanag sa'yo whether you can justify and whether that project or expenditure is going to be beneficial to the Filipino people, no? In fact, binibiro ko nga yan eh. Boss, hindi ko alam kung sino mas Ilocano, kayo ba o ako? Sabi niya, Ilocano din ako, Kapampangan pa. Sabi niya nga. So talagang masasabi po ba natin, at least to your knowledge, na yung prosyentuhan dati, alam naman natin, naririnig natin yan when it comes to government projects. And alam rin naman natin, minsan DPWH na sabi nila, it's the most lucrative post. Okay? Hindi niya kami pinayagan at talagang may mga umaabot sa kanya, nakikiusap, at talagang sa punot dulo, sabi niya, no corruption I will allow, no? So sabi namin, boss, ganito na lang ang sabihin natin sa mga kongresista at saka mga politicians. We will do the infrastructure project regardless of party affiliation, no? Kasi ang nangyari nung mga nakaraan, pag hindi ka kapartido, zero ka eh. Wala kang infrastructure. At kinukuwento niya sa akin nung tumungtong siya as congressman, talagang wala siyang natatanggap, no, na sa distrito niya. So, pinatanggal niya yon, regardless of party affiliation, kung national road yan, kailangan kong gawin, gagawin namin yan. Kung tulay, kahit sinong nakaupo dyan, hindi namin pinapansin. Tawag nga sa amin colorless. Eh, no? Wala kaming iniintinding kulay. Pula, yellow, or wala yan. So, we just did our job. Pero politics-wise po, that may not be hindi siya wise maneuvering kung ikaw ay politiko, I suppose. Kasi di ba ang uso po, kapag hindi kita kakulay, hindi kita bibigyan ng proyekto para I'll get your loyalty. How did this affect naman the loyalty of his people? Totoo yan, Bernadette. Dahil may mga nagre-reklamo sa aking mga kapartido. Sabi niya ganun, ba't yung katabing district, kalaban natin niya, mas malaki yung budget niya kaysa sa atin. Sabi ko, I just have to do my job. Ayan ang instruction sa akin ni Presidente, ayusin lahat ang national roads and bridges. So regardless of anong party affiliation niyo, gagawin ko yan. Pasensya na lang kung mas malaki yung iba. So wala rin hong ano, masasabi niyo po bang walang mga hindi magandang quality ng mga projects, kumbaga at par ang mga nagawa nating mga kalsada at mga tulay during the Aquino administration's term? That was one of our mantra, no? Doing the right projects at the right cost, right quality, and
and right project, no? Sabi niya nga sa tagan mo ng dalawang R pa, kasi yun ang tawag namin sa DPWH, it's three R's. Right project, cost, right quality. No, ganun lang kasi mantra namin. Sabi niya, dagdagan mo ng dalawa, right on time at saka by the right people. No? So yun ang naging mantra namin. And talagang napaka buhay niya pagka nag-pro-project inspection kami. Gustong-gusto niya yun. Nakikita niya yung how the people appreciate the projects that he has mandated us to do. Sir, pag-usapan naman natin yung personal na relationship po ninyo sa kanya, no? I understand na bago po gumanaw si Pangulong Noynoy ay nakita pa ho kayo? Nakausap pa ho kayo? Yes, I continue to text him to just tell him how, ask him how he is. And then his last text message to me was last June 3, no? Mm-hmm. Niya, text ko, boss, kumusta ka na? Sabi kong ganon, no? Ang sagot niya sa akin, I'm preparing myself. Sabi niya, I have to go through dialysis. I have to go through angioplasty and eventually prepare for a kidney transplant. So, mm-hmm. niya ganon, naghihintay lang ako ng compatible kidney transplant donor. Mm-hmm. So, sabi niya, boss, we will continue to pray for you and a successful operation, no? So that was the last time, but prior to that mahilig sa steak si boss eh. Saka mahilig din ng manigarilyo, di ba? Sabi niya, nung huling tawag, sabi niya, boss, nahinto sigarilyo tsaka coke. Alam mo, maaga pa yan. Coca-Cola na yan eh. Yung regular. Ayun, yung mga unhealthy na mga pagkain, yun ang kanyang paborito. Pagka nag-field inspection kami, sabi nga, gustong-gusto niya yung nag-inspection sa mga projects. Ano? Siya nalilipasan ng gutom. No? So, ambos sa akin yan dahil ako parating may dalang crackers. No? So, medyo ano na pala, no? Sir, medyo complicated na yung ano, yung health niya towards the end, no? Parang ang dami ng katulad na banggit niyo, may angioplasty pa, may kidney transplant pa. So medyo naging komplikado ho. Yes, that happened I think in the last several months, no? Ang problema nga yung during the pandemic hindi na namin mabisita, eh, nakababol na siya. Uh-huh. But prior to that, nung pwede pa siyang dalawin, pupuntahan ko yan sa kanyang bahay, magdadala ako ng either may gusto siyang klase ng sweets eh, na pinagdadala ko sa kanya. At saka kung birthday niya o Pasko, nagpapadala ako ng slabs ng steak sa kanya. Ano to? Steak po, steak. Steak. Eh, ang steak and sweets. Steak and sweets. Talagang yan ang weakness niyan. So nung natapos na po siya as president, of course parang ano no, balik na siyang as an ordinary citizen, ganun po ba ang sinasabi ninyo? Yes, nanahimik siya talagang. In fact, he was avoiding making any comments or on political. Talagang sabi niya he was just reading a lot of books actually. So intentional 'yon yung pananahimik niya, talagang ayaw niyang makialam sa politika. Within the circle, medyo may nagbibigay ng comments pero not in public. Oo. May nabanggit po ba siya sa mga future plans niya kung sakaling makarecover siya dito sa sakit na to? Wala, hindi na kami umabot sa ganun, Julius eh. Saka kalungkot talaga dahil I really want to remember and honor him as a real servant leader, no? Talagang vision yan, alam natin yan. Hindi naman siya kailangan tumakbong presidente, no? Mm-hmm. He took on the task, no? And for that, he loved our country. He loved the Filipino people, lalo na yung maliliit, no? Talagang pinakamalaking natatandaan ko yung nai-connect namin dun sa Tawi-Tawi, saka nai-connect namin. Ah, pakasagot
mga bata doon dahil dati nagbabangka sila ng ilang biyahyan para makapasok lang, no? So we completed the bridge, nandoon siya, nag-inaugurate kami. Yun yung mga happiness, makita niya yung fulfillment of the projects that he authorized and we executed for the benefit of the country. Sir, siguro pas maintindihan rin natin, kayo po ay nagtrabaho sa private sector, di ba? Iniisip ko po, bakit kayo nagdesisyon? Kasi kung nagsakripisyo po ang pangulo ninyo, maski po yung mga gabinete, magaganda rin naman ang trabaho ninyo sa private sector eh. Bakit po ninyo piniling magtrabaho sa gobyerno kung ang sinasabi nyo nga, matuwid, eh di ba kapati kayo, hindi na rin kayo kumita ng ganoong kalaki nung kayo po ay nagsaservisyo? What made you do this big leap of sacrifice to serve our country? Bernadette, kung hindi dahil sa obligasyon ko sa Panginoon, hindi ko tinanggap yung trabaho yan. I came from a retreat, no? Because I used to be a coordinator of our community, ang ligaya ng Panginoon, no? And we had a retreat a few days before the call of President Noynoy. Sabi niya ganon, ang aming topic of all topics is radical discipleship for the Lord and practicing heroic leadership. Yung handa kang mag-sakripisyo, harapin mo lahat yung kailangan harapin all the way to the cross, no? So, kwentuhan kami, sabi niya, alam mo, ang kailangan lang natin ayusin yung mga kalye. And of all passages that I was reflecting on that day, it is passage, enter the narrow road, enter the narrow gate, no? So, sabi niya, tamang-tama pala yan. Actually, ako yung, if not the last that he appointed, one of the last, no? Few days inaugurate na magka-announce na sila ng cabinet. Eh. So, okay. A lot of sacrifice on my part. And sabi ko, sumabay lang ako sa kanya. Sa kanya talagang malaking sakripisyo. Okay. Thank you, sir. Ah. Thank you, sir, Babe Singson. At nakikiramay po kami sa inyo bilang isang kaibigan ng dating Pangulo. Thank you so much for giving me this opportunity to honor a very good person, a servant leader at heart. Thank you. Thank you po.